Ayan, magandang araw mga kabugis, mga plantitas-plantitas natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Ayan mga kabugis, yung gagawin natin ngayon ay top graft kasi mayroon tayong RS dito na hindi pa tumutubo. Ayan, papakita ko lang sa inyo mga kabugis. Ito mga kabugis yung puno. Ito yung RS na igagraft natin. Ayan, ito ay mahaba. Nung nabili natin to ay mahaba. Nasa 15 feet yung haba nito mga kabugis. So ang ginawa natin ay pinutol natin sa tatlo. Ito yung pinakapuno, ito yung may ugat, yung hinukay, and then ito yung pangalawa. Ito, pero nagkaroon na siya ng kanyang mga tubo. So naigrap na natin yung iba. Ayan, naigrap na natin. Ayan yung pinakagitna, and then ito yung nasa dulo mga kabugis. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na rin siyang mga tubo. Ayan, tumubo na rin. Ayan, ito. Kahit dito, meron na rin siya. Ayan. Dito sa bandang ibaba, meron na rin. So, ang naiiwan na lang na wala pang tubo ay itong pinaka puno niya o yung pinaka ibabang parte kung saan nandun yung ugat. Kumbaga, naiwan siya. Ayan. Wala pang ano. Pero sariwang-sariwa pa po yung RS na to ah, mga kabugis. So, ang gagawin naman natin ngayon ay first time natin gagawin to mga kabugis. I-top graft natin siya. Ayan. Tignan natin kung maganda yung kalalabasan nito. Pero, hindi ko alam kasi first time nga natin gawin to. Meron na rin akong mga tinap graft dati. Pero, mga maliliit, hindi ganito kalaki. O, karamihan dun sa mga tinap graft natin ay yung mga ugat. Ayan. So ayan mga kabugis, ito yung RS na igagrap na natin. Ito. Malaki to mga kabugis. Ayan. Malaki pa sa binti. Kaya lang walang mga ano. So tatagrap natin. Muna natin gagawin ay kakat muna natin dito. Hahanapin natin yung parting sariwa kasi yung pinakaibabaw nito ay tuyo na. So ayan mga kabugis, gagawin na natin, puputulin na natin to. Yung ibabaw na parte. So ayan mga kabugis, na putol na natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung pinutol natin ay may ano, may tuyo pa. So ito pa lang yung parting sariwa sa kanya. So ang gagawin natin, kailangan pa nating putulan ulit ng ganito kakapal siguro para makompleto nating sariwa yung paikot para malagyan natin lahat. So ayan mga kabugis, pinutol na natin ulit. Kaya lang, meron pa rin ano, may damage pa rin ito. So mukhang mahaba-haba yung kanyang damage. So, pupunta dito sa ibaba. So ang gagawin natin, huwag na nating habulin. Itong parte na lang na to na sariwa, yung lalagyan natin. Kasi nakakapagod putulin mga kabugis.
may ano na yung ano natin, yung lagari natin, medyo mapurol na. So ayan mga kabugis, meron akong nakuhang sayon dito. Ayan ito. Ito si Singaporean Splash. Ayan, bali. Ano yan, violet yung bulaklak. Si, ito naman, si Golden Picture. Ayan. Si Chili Yellow. Si Sakura Bilikan. Pang-apat. Si SB White. At si Tiger Brunei. Bali, lalagay natin. Or, bali, anim na varieties mga kabugis. Nilalagay natin. So kung mapapansin nyo, ang kinuha natin ngayon ay yung medyo magulang. Hindi tayo maglalagay ng usbong kasi itong ang RS natin ay magulang o matigas. Yan. Pero bago natin i-grab mga kabugis ay ililinisin muna natin yung pinakagilid. Paikot lang na ganyan, alisin lang natin to para makita natin yung sariwang parte. So ito yung sinasabi ko sa inyong parte na to. Medyo nabalatan ba si to? So hindi maganda dito. Pero lagpasan na lang natin. Although madalang tayong mag-grab, eh, gagawin pa rin natin yung best natin para mabuhay natin ito. So yan. Okay na ito mga kabugis. Gagawin natin ay mag-aalisan na natin ng dahon yung ating ano, ating sayon. Tanggalin lang po yung dahon saka yung dulo po nung tinik. Iwanan na po yung pinakaano niyan dyan para dun na mismo magtutubulo. Itong si ano, ang ganda ng dahon. Si Golden Picture. Pasensya na kayo mga kabugis kasi yung background natin medyo maingay. Kasi nasa gilid tayo ng highway. Nasa tabi tayo ng NLEX. So maraming dumadaang mga sasakyan. Ito naman si Tiger Brunei. O Tiger Brunei. Yan. Ganda kasi ng kulay din ng dahon. Tsaka bulaklak. Yung pong pagputol natin dito mga kabugis, hindi pare-parehas yung putol, eh okay lang yon, basta marami naman mga ano na, mga nodes na nakaano dyan, okay lang. Bali, anim to mga kabugis. Yan, tas ano lang tayo dito mga kabugis, sa gilid lang, sa may bandang balat. Kailangan natin na ganito para control natin yung lalim. Si
kung kakamayin lang natin, delikado. So ayan, may nagawa na tayong bali 2, 4, 6 walong sayon mga kabugis yung ano natin kasi inano ko malapad. So kukuha pa tayo ng bali 2 pa kasi bawat ganito 2 yung ilalagay natin. May bali 8 yung ginawa natin kasi medyo masyadong malapad. Ayan, ganyan lang mga kabugis. Okay mga kabugis, bali 8 ano, hindi na 6 kanina pero kinawa natin 8 kasi medyo malaki yung nilog niya. Nagdagan pa natin ng 2. Ayan, okay na, ganyan lang mga kabugis. Bali naman tayo. Dito medyo malayo yung pagitan kasi patay nga itong banda dito. Patay yung balat niya. So yung ikot naman nitong grafting tape, wala ding specific na ikot, bahala ho kayo kung ilang ikot, basta kung makita nyo mahigpit na, yun na po yun. So ayan mga kabugis, okay na, natapos na natin. Ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin ng cover. Plastic. Kailangan natin dito yung medyo malaki-laking ano, plastic. Hindi kasi yung ice bag, yung plastic ng yelo. So ganyan. Dahil wala tayong pang-cover na kabugis, doblehin na lang natin yung plastic. Wala tayong pang-cover na yung parang karton yung linalagay dito. Ayan, doblehin natin para sa ganun, mas konti yung init pasok sa kanya.
Yun, oh. Para sure, lagyan pa natin ng plastic ulit. Ito naman. Kasi walang pang cover. Ito na lang gagamitin natin. Okay, mga kabugis. So ayan mga kabugis, na tapos na natin yung ating top graph. Giant RS top graph natin yan. Sana mabuhay, maganda yung kalalabasan kasi hindi pa ako gumagawa ng ganito mga kabugis. Puro stem graph yung ginagawa ko. So ngayon lang natin ginawa to. Gumagawa ko dati pero yung mga malilit lang yung mga ugat. So, try naman natin dito. Ayun. Mga kabugis, salamat po dun sa palaging nanonood sa atin. Ayan. Shout out po dun sa palaging nanonood at sa mga nakabili na sa atin na subscribers natin. Ayan. Thank you po sa inyo lahat.